Grabe daw. Ito daw ang pinakamarami. Pinakamaraming nagpunta sa pagtitipon ni BBM. Hindi pa rin daw magpapakakampante si Bongbong Marcos Jr. kahit dinagsa ng aabot sa 300,000 ang kanilang campaign rally sa Cebu na may pinakamaraming botante sa bansa. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Marcos Duterte! Marcos Duterte! Marcos Duterte! Marcos Duterte! Masyado niyong ginalingan, Cebu! Konting-konting panahon na lamang at magbabalik na si BBM sa kanyang tahanan, ang Malacanang! Star-studded ang festival rally sa Cebu kagabi ng BBM Sara Unitin. Present din ang kanilang senatorial slate. Inorganize yan ang mga lokal na opisyal mula sa partidong Juan Cebu. Sa pagataya ng mga pulis, nasa 300,000 ang dumalo. Ito na ang pinakamalaking rally sa buong kampanyang ito. Oh! Salamat Cebu sa inyong suporta, sa inyong tiwala. Talo noon. Alam mo, nakakairita yung sinabi dito ni ano ha, ni Tony. Buti na lang hindi si Tony Galgana ito. Ni Tony Gonzaga na tahanan daw. Babalik na daw sa tahanan. Buti pa si Pangulong Duterte. No? Dito mo makikita talaga kung anong klaseng karakter ng isang tao. Si Pangulong Duterte nung tumungtong sa... Kaya napaka... Nakakaiyak. Alam mo na, ito walang biro. Ako naiyak na talaga ako. Nakakaiyak kasi ngayon lang tayo nagkaroon ng presidente na ang binigkas niya. Punta kayo dito. Opisina ko lang naman ito. Babalik din ako sa Davao. Sabi niya, babalik din ako dyan sa Davao. Opisina ko lang ito. Magpunta kayo, mamasyal kayo dito. Pasyal ko kayo dito. Alam mo, walang biro ha. Diba? Pinasyal pa ni Madam Mocha yung mga ita natin. Naalala nyo yun? Pinasyal ni Madam Mocha. Isang text lang niya kay Senator Gonon at saka kay Pangulong Duterte. Sabi niya, may tinutulungan kayo, diba? Tinulungan nyo yung mga ita. Naalala nyo yun? Sabi nila Senator Gonon, alika, papuntahin mo dito. Sama natin sa Malacanang. Pinapunta. Kasi nga, sinasabi na, inyo ito, doon ako nakatira. Sa katunayan, alam nyo ba ito, ha? Huwag nyo lang sasabihin na sinabi ko. Kasi tinatago yan, eh. Hindi yung si Pangulong Duterte natutulog sa Malacanang. Ayaw niya doon. Kasi nga, may multo. Debero lang. Lagi nyo sinasabi na ayaw niya. At saka, alam ko, kasi may mga nagbubulong-bulong sa akin, hindi talaga natutulog si Pangulong Duterte dyan sa Malacanang. Kasi, ang tingin ni Pangulong Duterte sa Malacanang ay hindi bahay, opisina. Opisinang ibinigay lamang ng taong bayan para sa 6 na taong pamamahala niya. Ay nakakasakit isipin na meron isang artistang walang alam at sasabihin niyang etong Malacanang ay tahanan ng mga Marcos. Napakawalang yanyo, madam. Pasensya na ho sa term, pero napakawalang yahu yung ganong klaseng term. Ano ibig sabihin ng walang hiya? Walang hiya. Ibig sabihin, walang hiya. Ano ibig sabihin nun? Hindi ho kayo mahiya. Ang Malacanang ay hindi tahanan ng ninumang kandidato, politiko, o sinumang Herodes dyan. Ang Malacanang ay hindi tahanan ng presidente, hindi yan tahanan ng kahit sinumang animal. Ang Malacanang ay opisina lamang na ibinigay minandato ng taong bayan sa isang tao. Ha? At yung tao na yan ay public servant. Hindi ho, hari. Mahiya naman ho kayo. Ang kapal na mukha ninyo para tawagin yung tahanan ng Malacanang. Ganyan ho ba kayo talaga kagarapalan? Ha? Sorry, pasensya na, Tony, ha? Pero sablay. Sablay ang spill mo na yan. Kumanta ka na lang ng rar.
Magrarar ka na lang dyan kahit wala sa tono. Huwag ka na mag-spill, wala kang alam. Ano sinasabi mong tahanan ng Malacanang ni Bongbong Marcos? Walang may mag-ari na Malacanang kung hindi ang taong bayan. Republika ng Pilipinas ang may-ari ng Malacanang. Opisina yan, hindi yan tahanan. Anak ka ng... Pupunta ka ako dyan sa Malacanang, iihi ako dyan sa kanto. Parang aso, tatahanan. Diba ganun yung mga asong lalaki? Umiihi sa puno para sa sinasabing akin to, ganun. Ako kaya, umiihi kaya ako dyan sa banyo. Sabihin ko, akin to. Totoo naman eh, sa ating taong bayan yan. Pagmamay-ari ng taong bayan yan. Anong pinagsasabi niyong tahanan? Medyo, ano yun nga yung ano ninyo? Napapaghalataan tuloy. Ano to, balak ninyo magtagal dyan? Kaya para sabihin ninyong tahanan? Di maganda, di maganda. Not nice. Naiyak na sana ako, biglang ihi daw sa kanto. Di ba ganun yung mga aso na ihi para sabihin sa, kalang, sa kanila to, puno na ito. Hindi ko nga alam, ba't ang gagawin sa puno ang mga aso? Kaya alam mo, ito walang biro ito. Nakakairita ho. Kasi, ang layo, sabi ko nga, ang layo ng presidente natin sa kung sino mang susunod na presidente. Ang presidente natin, paulit-ulit na sinasabi, ang Malacanang ay opisina lamang. Hindi ho yan tahanan ng presidente. Ito'y para sa mamamayan. At totoo lang ho. Kaya nga, alam nyo, ito, ilang beses na ho tayo nakapasok dyan. Ito recently lang, di ba, pinakita ko sa inyo kahapon. Nagpunta kami dyan. Alam nyo, walang personal na gamit si Pangulong Duterte dyan. Yung wala siyang iniiwan na kanya, pinagpagmamayari niya, wala. Tinanong ko doon sa mga nuno sa punso doon eh. Meron mang iniwan si ano dito? Wala. Sabi na, puro kami lang ang nandito. Wala ho. Wala ho siyang sariling gamit doon. Kasi nga, hindi doon tumutuloy si Pangulong Duterte. Dahil ayaw niyang sasanayin yung sarili niyang doon. Dahil ang turing niya sa Malacanang ay opisina. Tapos, merong isang magkiklaim na tahanan daw. Kapalmoks naman yan. Anto, wala nang alisa na naman? Ilang dekada kayo dyan? Nagtatagal na naman kayo ng 10-3 dekada? Hindi talaga maganda. Alam biro, alam mo pagpunta ko doon, iba-ibang mga tao makikita mo doon, nagpupunta-punta. Talagang si Pangulong Duterte, ine-entertain niya yung mga tao na nagpupuntahan doon. Dahil nakakatuwa. Dahil ganun ang ating Pangulo. At honestly, walang personal na gamit doon. Pumunta kayo sa banyo, walang toothpaste doon. Tignan ninyo. Gusto nyo, picturean ko yung banyo doon. Pumunta ulit ako doon eh. Pero ko yung banyo, ha? Pakita ko sa inyo, walang pagmamayari ang si Pangulong Duterte doon. Wala, as in wala. As in, ano, yung banyo doon, makikita mo lang sabon, bidet, at saka ano, alcohol. Alam mo, gusto ko nga pitikin yung ano nila doon, eh. Walang biro, yung upuan. Kasi ang ganda ng upuan doon, eh. Merong ano, may logo ng Office of the President dito sa ganito. May logo dyan. Sabi ko dun sa PSG, boss, pwede ko bang pitikin tong ano, upuan? Para pag nagla-livestream ako, merong nakalogo dito. Sabi niya, pwede naman, pero makukulong ka muna ng mga ilang taon, ganun. Bago mo mauwi. Sabi sa mong gusto, sa barracks namin, no? Sa barracks ng ibang barracks. Sabi ko, boss, hindi, okay na ako sa upuan ko. Oh, walang biro. Kasi nga, sabi ko nga eh, birang buhay ito. Hey!
Kaya, pwede video tour? Gusto ko nga eh. Pwede kayo mag-video? Paalam ako. Bibidyo kong tago. Huwag niyo sasabihin na bibidyo kong tago. Ay, may nakikinig pala mga PSG. Hello po, binibiro ko lang po kayo ha. Huwag ko kayong ano maniniwala ha. Baka mamaya kapkapan nyo na ako. Siguraduhin nyo yung kakapkap sa akin, pugi. Ha? Kinagawa yung, ay, ay, kaganong-ganon ako. Ay, nako. Ay, nako, ito, 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 tuloy natin. 2016 sa Cebu, si Bongbong Marcos. Pero iba na raw ngayon, sabi ni Cebu Governor Gwen Garcia. Nakuha kasi ni BBM ang suporta ng One Cebu at One Cebu Island. May 3.2 million ang mga botante sa buong Cebu. Pinakamarami. Ang tanong ngayon dyan, ibig bang sabihin yan, susunod na ho sila? Eh, yun ang tanong dyan. Kayo mga taga Cebu, na mauutuho ba kayo ng mga artista na nagsisigawan dyan? Mga artista nagkakantahan? Mga artistang walang alam? Maniniwala ho ba kayo? O boboto kayo ng naaayon sa katalinuhan ninyo at pagre-research ninyo? Yun lang ang akin, tanong sa mga taga Cebu. Sa lahat ng probinsya sa bansa, sumabay sa araw ng festival rally ng Uniteam ang paglabas ng Okta Research Survey kung saan number one pa rin si Marcos Jr. Pero sabi ni BBM, it's a good result, pero we cannot take that for granted that marami pong wala raw babaguhin na Uniteam sa kanilang political strategy. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Ayan ha, so, ay nako, sa mga kababayan natin sa Cebu, sana mag-isip po kayo. Yan lang ho akin, sana mag-isip po kayo kung sino talaga ang karapat-dapat na presidente. Huwag ho kayo madaan sa rally, huwag ho kayo madaan sa dami ng tao, huwag ho kayo madaan sa artista. Madaan ho kayo na, akin ito lang, i-google ninyo. Nirerespeto namin ng kung sino ang inyong boboto, mga taga Cebu. Pero siguraduhin naman ninyo, i-research ninyo muna. Bago ho kayo bumoto, research. Pagka talaga na-research nyo na, ay wala na ho tayo magagawa doon, di ba? Ganun talaga ang buhay. Pero i-research nyo, yun lang naman. Huwag ko kayong papadala dahil in-endorse na ng One Cebu, in-endorse na ni Governor Gwen, in-endorse. Eh, ano ngayon ko in-endorse? May pakinabang ho ba kayo pag in-endorse nila? Yun ang tanong eh. Meron ho ba kayong pakinabang? Oh. Sabi nga dito, hakot po yun, daming bus, may video si Master Judea. Oo. Talagang hinakot yun sa mga liblib-siksik na mga probinsya dun sa kaduluduluhan. Naghahakot talaga sila. Kailangan paramihan yan eh. Yung mga barangay captain, paramihan sila. Dahil pag ikaw wala kang nahakot, wala kang ano, alam mo na. Kaya kailangan din ng mga mayor. Mga mayor, mga pasimuno yan eh. Totoo lang, ang mga mayor, meron yan. May mga, sabi nga nila eh, mababa ang 5 million. Yan ang usap-usapan eh, pag ang isang mayor sumuporta sa isang ano, mababa ang 5 million para suportahan mo. Ang tanong, ito, tanong ko sa inyo mga taga Cebu. Kayo ho ba naulanan ng 5 million ni mayor? O si mayor lang ang nakinabang sa 5 million? Eh, yun ang tanong ko lang sa inyo. Kasi kung nakinabang kayo sa 5 million ni mayor, buti pa kayo. At least, worth it yung paghakot sa inyo. Pero kung ang nangyari, hinakot kayo, pinapunta lang kayo ni mayor, si mayor nakatanggap ng kapalit na 5 million, tapos kayo hinakot lang. Kawawa naman kayo. Diba? Si mayor nakinabang ng limpak-limpak na salapi. Kayo, napagod. Pinakain ba kayo? Pinainom ba kayo ng tubig? Bala kayo sa buhay nyo. O si mayor lang nakinabang. Wawa naman kayo. O ito ha, gusto ko lang ito i-discuss ha. Kasi alam mo, meron ng ganun sa akin ha.